Tama? Apo. So, sa pangalawang pagkakataon, itatanong ko sa'yo uli yun. May third party bang involved sa problema nyo ngayon? Yes. Apo. Bakit ngayon mo sinabi? Hindi mo sinabi the first time. Kasi po, ano po, eh, bilang asawa, kung ano man po yung nagawa ng asawa mo, kaya mo yung patawarin eh. Kasi mag-asawa kayo eh, for better or for worse nga, di ba? So ako, as much as I want to keep it in private, na kami lang dalawa yung dapat mag-usap about it, pero hindi niya ginawa eh. Tapos lumalabas na. So, gusto ko na rin na magising siya sa katotohanan at yun, malaman niya na alam ko kung ano yung mga ginagawa niya. Hindi ito, kilala mo ba? Or, I'm sorry for asking this, pero siyempre nasa showbiz tayo. Imposible hindi tanungin ko sa'yo. Kasamahan ba natin? Nasa showbiz ba o non-showbiz? Hindi po nasa showbiz. Non-showbiz po at hindi ko na lang po pangangalanan. Pero, yes, please. Oo, wag na. Yun. Hindi ko po siya kilala at hindi ko pa po siya nami-meet. Lian, sa tingin mo ba may chance pa kayo ni Pao? Gusto ko lang malaman kasi ito, marami na nagkakaroon ng problema ng ganito, no? Even sa showbiz man o sa personal na or pribadong buhay ng mga tao. But I guess sometimes nagkakaroon ng problema sa communication. Did you try your best? Nakapag-usap na ba kayo ng solo? Kayong dalawa, walang pakialam ang showbiz, walang pakialam ang mga tao. Kayong dalawa mag-asawa na tinryin nyo ba na ayusin ito? Ako po, tinry ko na po ang lahat. Hindi po, po ako pupunta dito kung ginawa po niya makipag-cooperate sa mga gusto ko. I mean, I've been very kind and patient na hintayin siya na makipag-usap. But, you know, everything is blown out of proportion already. And sobrang masakit po on my part. So, yun, tinetext ko siya to ask him to see me. Bukod po doon, pati mga kaibigan niya, pati po magulang niya, nanay po niya. Pati po yung mama niya, actually, tinatanong na siya kung kailan po kayo mag-uusap. Pero wala eh, wala po eh. Hindi po siya talaga nakikipag-usap sa akin. Minsan kapag may kailangan akong papirmahan sa kanya, like documents, ang sasabihin niya, send the driver. Parang sa akin, ganun lang ba kadali yun? Parang, okay, so mas makikipagkita ka pa sa driver at mas kakausapin mo pa siya kesa sa akin. Lian, alam kong nasasaktan ka. Alam ko yung nararamdaman mo, nasasaktan ka yan. And I know you're holding back. Sa experience yung mag-asawa, ito na ba yung pinaka... I mean, emotionally, ha? Nasaktan ka na ba niya emotionally before? Emotionally, hindi ito na ba po ganun kabigat masakit eh. Na nagawa sa'yo ni Pao? Ito po talaga. Opo. Sobra po. Sobra-sobra. Sobra po. Kasi po, yun nga po ulit-ulit ko sinasabi sa kanya na okay lang sana eh, kung boyfriend-girlfriends tayo, kung wala tayong anak, okay, fine. Get out of my life. But, no eh. May anak. Yes. And dalawang babae po yung anak namin. Alam mo, may kasabihan nga tayo, lagi sinasabi ito ng nanay at tatay ko na pagdating sa mag-asawa, kayong dalawa lang talaga nakakaalam ng tunay na nangyayari sa inyong dalawa. But of course, nagkataon lang na nasa showbiz tayo, kaya nalalaman ang buhay natin ng publiko. Kung nandito si Pao, o ito na ang pagkakataon na makausap mo siya kahit sa television o nanonood siya ngayon, anong gusto mo bang sabihin kay Pao, Lian? Gusto ko po sabihin sa kanya na once and for all, sana mag-isip ka naman ng maayos. I mean, I'm not asking na bumalik ka sa akin. I think I'm no longer asking for it kasi ayokong kaawaan yung sarili ko. Kung ganyan lang din yung gagawin niya, diba? I mean, I can raise my kids. Lahat, itatry ko para buhayin yung anak namin. Gusto ko lang sana na piliin niya yung mga taong sinasamahan niya. Kasi hindi niya alam yung mga taong sinasamahan niya na hindi niya nakikilala ng maayos. Ayun, yung maglalagay sa kanya sa kalalagyan niya na hindi maganda. Gusto ko magdasal siya
yung minsan mag-isa lang siya, talk to himself, assess his life. Yun. Para mag-flashback po nung paano kami nagsimula. Not for me, but for the kids. Lian, you keep on saying not for you, but gusto ko pa rin tanongin. Siguro naman you're not losing hope. You're still hoping na magkabalikan kayo, hindi lang para sa inyong dalawa, kundi para sa mga anak. Alam ko na may mga ganyan na hindi dapat anak lang ang kinoconsider, dapat kayong dalawa. But siguro galit ka at nasaktan ka lang, but I guess kahit sa puso mo, gusto mo pa rin naman na maayos kayo. Sa ngayon po talaga, yun nga po yung ayoko mawala eh. Yung respect. Kasi sa ngayon parang nawala po talaga. And I don't know kung gusto ko pa na maging okay kami. Pero let's see. I mean, time heals everything and only God knows. Okay. Thank you. Thank you, Lian. Maraming salamat sa iyo, Lian. At nagtiwala ka sa amin dito sa Hot TV. At yes, thank you po sa Hot TV. First time natin nakapag-usap. Opo. Yes, salamat sa iyo. At mga kaibigan, during this talk, no, sinusubukan po naming makuha ang opinion o mensahe ni Paolo. Kaya't aalamin po natin yan. Tayo po'y magbabalik at hihintayin natin kung meron tayong marinig na message from Paolo. Magbabalik po ang Hot TV. Thank you, Lian. Mga kaibigan, katulad po ng sinabi ko kanina, bago po nagkaroon ng commercial break, susubukan po natin magkaroon ng mensahe o reaction si Paolo Contis tungkol sa pinag-usapan namin ni Lian Paz. But hindi po mangyayari yon. Pero meron po tayong mensahe na manggagaling po sa manager ni Paolo Contis, walang iba kundi si Nanay Lolit Solis. Ayan po, pakinggan po natin ang kanyang mensahe para maging patas ang usaping ito. Basta ano ko talaga, dapat nagtulungan sila. Hindi pwedeng, kaya naka-encounter ng ganun kalaking problema financially si Paolo dahil siya lang may kasalanan. Kung ang kasalanan ng ano, silang dalawa yan eh. Sila mag-asawa. Dapat sana silang dalawa nag-usap. Hindi yung kung kailan kayo nagkahiwalay, kung ano, pati publiko kasama sa pag-ano nyo, kung ano-ano nang ang chismis na kumakalat about Paolo. Na marami siyang utang, na baka lulungso sa ganito, na baka may bisyo, mga ganon. Kung ano-ano ng issue ang napag-uusapan, na dapat sana hindi. Dahil si Lian, isipin niya, si Paolo pa rin ang tatay nung dalawa niyang anak. Kung ano mang kasiraan ngayon ang mapupunta kay Paolo, ang ibabato kay Paolo, kasiraan din yun ng mga anak niya. Ang payo ko lang sa kanilang dalawa, sana maghiwalay sila magkaibigan. Hindi yung mga hinaing mo, yung mga reklamo mo, nalalaman ng publiko. Sana silang dalawa lang ang mag-usap. Sila lang dalawa ang dapat umayos nito. Kung ako si Lian, tatahimik ako. Kung ano man ang ano, problema, si Paolo, tanungin niya si Paolo ang ano niya. Hindi yung dahil nga sa pagsasalita niya, ang nangyayari, akala tuloy nung publiko, ay, baka naman may bisyo si Paolo, ba't ganyan kalaki utang? Ay, baka naman kung ano-ano ginagawa ni Paolo, ganyan. Eh siya rin naman nagsabi noon na walang third party. Diba? At ako, ewan ko lang ha, kasi pagka may third party, siguro naman, malalaman agad ng lahat ng taga-showbiz. Ang liit lang ng showbiz eh, ang dali mong madiscover kung may mga nangyayari. Yun, sana nila. Maraming salamat! Yes, thank you very much kay Nanay Lolit, thank you also to Miss Marian Rivera for being with us. Yes. Our co-host, thank you. Ayan, credit. Rich, may pasasalamatan ka? Yes, iniimbitahan ko muna ang lahat para sa aking concert. November 16 po, Silver at the MOA Arena. Sana po samahan nyo kami. Directed by Ruel Santiago, musical directors Ryan Cayabyab and Raul Mitra. Sana po magkita-kita tayo sa November 16. Ayan. Kaabang-abang yan, ha? Yes! Maraming mag-aabang dyan, mga kaibigan. Okay. Yes. Magbabalik pa po ang Hot TV!